Nilusutan ng St. Vincent ang Miriam College SAID 81-71 dahil sa panalo na natiling malinis ang kartada ng St. Vincent High School Boys 6-0. Well, I told the players na siyempre everybody must step up, dapat everybody must be involved. So kahit may mga na-injured, so sabi sa nila dapat everybody must do their role lang kahit may mga nasaktan na dalawa talagang players. And then sabi sa kanila at the end, sabi ko we have to play better defense, no? So we have to play, we have to box out well, we have to rebound well, so we have to move our feet talaga. So yun yung naging ano namin, yun yung naging formula namin for to beat yung Miriam. Hindi naman pinaporma ng ICCS ang St. Joseph. Kinontrol ng ICCS ang buong laro para sa 65-58 na panalo. Medyo mababa ang energy namin kasi isang player namin ang sa hospital ngayon. Dahil meron nga na may diferensya. So pati mga bata affected. Gusto namin talaga, malaki sana ang lamang namin. Pero wala, talagang mababa nga ang energy ngayon dahil nasa utak nila yung ano, teammate nila. Pinapak ng San Beda Red Lions ang Angeles U Foundation Great Danes sa score na 113-79. Tinambakan ng Red Lions ang Great Danes. Nagtulong sina Dave Marcelo, Sudan Daniel, JR Taganas at Jake Pascual na may pinagsamang 60 points, 35 rebounds, 8 assists at 4 blocks para sa ikasampung sunod na panalo ng defending champion. At pinasabog naman ng Jose Rizal University ang Mapua Cardinals. Binuwat nila John Wilson at Mark Kagoko ang Heavy Bombers 72-59. Well, yun nga ang battle cry namin second round that the best is yet to come. Yun ang pinaniniwalaan namin that we haven't played our best game yet. And as a team, yan, as a team. So, yun ang pinahawakan namin. If we play our very best, we can achieve this. Ranty vs. Sports Update!